What's up sa inyo mga tilapia warriors? Welcome back to my channel. So sa video na to, mag-unboxing tayo. Tadam! Mag-unboxing tayo nitong little filter. Ito na guys, I took the liberty of opening it already. Pero ayan, nabuksan ko na siya. Ito, second hand ko to nabili. Okay, Ma'am Shane Michelle, so maraming salamat. Not sure kung ma'am o sir, nalito sa DPM. So, ayan guys. Ayan, for 15 to 20 gallons. Pero dito ko siya lalagay sa 75 gallons ko. Kasi kahit pa paano, major upgrade to. Malaking upgrade to. Kumpara dun sa dalawa ko. Overhead filter box na yun na single lang. So, right out of the bat, ito yung makikita nyo pagbukas. So, ayan. Isang, ano yan, 9 pieces na ito. So, 9 pieces ng filter box na to. Tubing para dyan. And, yung output nya. Tapos, ayan. I-set aside muna natin itong mga tubing. So ayan, 3 pieces. 2 feet lang naman to. So, tanggalin natin yung ayan, ganda. Grabing upgrade to. So, obviously, kukulangin na ako sa biomedia, pero okay lang yan. Bibili ako pag nakadaan ako ulit kala Sir Ethan Cyrils. So nga pala, happy birthday kay Sir Anthony. So yun. And alam na guys, dadaan ako kala Sir Anthony para makabili ng mga biomedia, ceramic media, ganun. So ayan, tapos ito na yung pinakahuling piece na nasa loob ng box. Ayan siya, used to, second hand, pero murang-mura ko lang talaga ito nakuha. So can't argue with that kasi ito yung original price niya, nasa box siya. Hindi ko sure kung alin dito eh, pero doon kila Sir Toto sa Sam's Lagoon, mga ganyan din yung presyuan niya. So ayan, so trickle filter. Not sure ko if pwede ko itong dagdagan ng box. Tatanong ko kay Sir Toto if kasha ba yung mga binibenta niyang ganito para dito, kasi kung kasha yun, baka bumili pa ako ng dalawang layer pa para maging 15 pieces na ng filter box. So balik ko na, ay wait lang, kabit muna natin to sa output. Ayan, so bali dyan yung output. Ayan, tapos to, may option kayo kung gusto nyo diretsyong bagsak or pwede nyo lagay to. Ako baka diretsyong bagsak na lang kasi mas malakas yung movement na nagagawa nun sa tubig. So ayan, oops, ayan. Wait lang, lipat muna natin to. Dito pala. And guys, so and siya layer, tapos kakabit-kabit ko lang tong tubing na to. So update ko kayo, lalagay ko yung bubuhin ko lang to muna. So ayan na nga siya guys, in all of its glory, ang aking bagong filter box. Tapos pwede natin to kabit dyan. Ayan, pwedeng ganyan yung output nyo. So ayan. So, ang gagawin ko muna is kukunin ko lang yung dalawang filter box dun sa taas, tapos lilinisin ko yung mga filter media nun, tapos lilipat ko dito. So, linisin ko. So, ayan na guys, ito yung itsura ng overhead filter ko na ginagamit mainly para sa 75 gallon ko. So, lilipat ko lang yung mga filter media neto dun. Wait, yung unang layer muna dito, yung filter floss. So, ayan. So ayan guys, wala na yung filter floss, nilipat ko na sila dito. And ayan, makikita nyo, ganyan talaga layout nyan. Tapos, ito na yung magiging first layer ng ating filter. So ayan, tatlong filter floss. Nilipat ko naman yung biomedia dito. So let's go. So ayan guys, tapos ko na lipat yung mga ceramic media mula dito, papunta dito. Tsaka dito, so bibili pa ako ng napakarami pa, siguro mga 3 kilo pa na media para malagyan ko lahat to, tapos dadiglig pa akong dalawa. So ayan, yan ang itsura nya.
pinahiga ko lang muna sila, tapos filter floss dito sa taas. So, lalagay ko na to dun sa taas. So, ayan na guys, natanggal ko na yung dalawang 18 liters per hour na pump tsaka overhead, medyo makalat pa. Pero lilipat ko yung dalawang yan dito sa below 75 gallon ko. Tapos nandito naman yung isang 2,000 liters per hour na pump. And ayan, so ayan na siya guys. Sa wakas, naka-trickle filter na rin ako. Medyo nakakatawa itong moment na ito kasi siya, kahit na filter lang yan, parang napapansin mo na gumaganda nga yung setup ng isda mo. So, yun lang. So, napansin ko lang dito. Nung una, iniisip ko na baka mamaya kulang yung mga butas para makadaloy yung tubig na maayos. Pero nung tinignan ko, like, tingnan nyo dito kasi dito, tingnan nyo, may ilang butas na dito na nanghihina na. Samantalan dito lahat ng butas umaandar. So, chinek ko. Sinapansin ko, ewan ko lang kung nakikita nyo, pero may hangin dito. Para may extra space. Tapos, akala ko para may bara dito. Pero nung tinaas ko to, eno, napupunta yung lahat ng pressure sa baba. So, nakikita ko naman na para may extra space siya para sa pandagdag ng daloy ng tubig ko. So, kumbaga, itong dalawang to, malakas yung output. Tapos, ito parang katamtaman na kasi nga, and dito na yung dalawang na unang output na naglalabas na ng tamang naman ng tubig. So, kapag tinakpan ko to, ano, lumalakas siya. Pag tinatakpan ko yung mga butas dito, lumalakas siya. So, ayun. Good to know lang na wala namang chance na ma-overflow yung mga pipes. Tapos, mahirapan yung pump. So, soon lalagyan ko pa na filter media yung mga yan. So, nga pala, sa mga kakabili lang din ng filter, ng trickle filter, wala lang, nakapansin ko lang to. So, meron silang siwang dito para pag nag-overflow na, pag puno na masyado ng poop or ng dumi, mag-overflow siya dito, tapos dito naman, tapos dito. So, maganda na may mga overflow siya para kahit na hindi nyo nalilinis agad. Hello. Hindi nyo nalalinis agad yung mga filters nyo, is hindi naman siya aapaw at tutulo sa sahig at maubusan ng tubig yung aquarium nyo. Pero ayan. So nilagay ko sa gitna yung output niya. So ayan na itsura ng tank ni Teti. May silver arowana. So ayan. Linisin ko lang dito, tapos tuloy natin yung video. So ayan guys, tapos na tayo sa pagtanggal neto. Sobrang kadiri. Meron pa yung mga ano, no, band snails. So, ayan. Mukhang hindi ko na nga ito nalilinis. Pero, lagyan ko naman na ng bagong filter. Ayan. Bagong filter floss. So, ayan. Ready to go. So, wala na yung mga, wala na yung bummerhead berries dito. Dito na yung magkaibang EBM na binili ko. So, magpo-focus na. Sabi tulad nga na sabi ko, magpo-focus na lang muna ako sa mga guppies. Tapos, papalakiin ko lang muna tong triple M na to kasi mas prefer ko na ako na lang magbibid ng flower horn. For experience din. So, habang in the meantime, mag-guppies na lang muna ako. So, lipitin ko lang to lahat. Tapos, tignan natin ang mga pag-shoutout ako. Oh, ayun guys. Tapos na lahat. Whew! Grabe. Worth it to lahat para sa mga alaga natin. So, yan, naka 2-foot trickle filter na si Teti. Bagong filter sa baba. Ayan, dalawang electric blue Moscow guppies. Kung tatanungin nyo kung ano yun, para magkaroon ng tulo, yung dalawang side. Tulo na sa tubig, ha? Tapos, next, dito naman, dito ka na nilagay yung isa pang 1800 liters per hour. Kung bakit siya ganyan is makunat na kasi yung suction cups niya sa ilalim. Tapos ayan, kitang-kita niyo naman nadurog na. So ito yung pump na nandito dati sa 50 gallon. 18 liters per minute. So 18 times 16 yung per hour niya. Non-submersible pump. Siguro tatabi ko na lang ito muna. Kasi meron pa ako isa pang ganito yung mas malaki pa dito. So ayan guys, so shout out tayo. So, ayun guys, tapos na tayo sa pag-setup, sa pag-ayos. Kung mapapansin nyo, grabe din yung upgrade na yun kasi dahil doon, nagbago filter neto, nagbago din filter nun.
So ayun lang, nakakatuwa lang. So dito na tayo sa mga shoutout natin para mapakita ko naman na appreciate ko talaga kayo. So first up, meron tayo si Yatu Francisco. First comment sa last video natin. So shoutout sa iyo, Yatu Francisco. Kay Samuel Villanueva, kay Joshua Philip Marticio Alea. Third comment sa last video, maraming salamat sa iyo. Kay Ken TV, mga solid supporters natin. Ronald Jr. Joniega, kay Samuel Fishes, subscribe kayo sa kanya guys. Ano siya, may channel din siya sa YouTube. Tapos kay Sir Miko Lee, na solid supporter din mula't simula. Kasi nung start ko lang talaga to, nandun na Sir Miko eh. Galing sa Fish Keepers PH. So, shoutout sa'yo sir. Maraming salamat sa panonood. Yan siya, Fish Keeping out. Peace.